Hindi pa man nagtatapos ang taong 2022, atin ang balikan ang listahan ng mga sikat na personalidad at artistang namatay ngayong taon. Karaniwan ang mas matindi ang lungkot at sakit kapag namatay ang isang tao sa murang edad sapagkat marami pa siyang bagay na dapat sana'y mararanasan pa. Ang kanilang pagkamatay ay ikinagulat at ipinagdalamhati ng maraming Pilipino. Labis na pagkabigla ng Filipino sa pagkamatay ng dalawang veteran ang aktres na namaalam na rin hindi lamang sa kanilang karera sa industriya, kundi maging sa kanilang buhay. Ika-20 ng Mayo nang kumpirmahin ng anak na si Senator Grace Poe ang pagpanaw ng Queen of Philippine Movies na si Susan Rosas o Jesusa Sonora Poe sa tunay na buhay, kung saan umapaw ang pakikiramay ng iba't ibang personalidad, politiko at mga kasamahan sa industriya sa nangyaring ito. Ika-5 ng Agosto naman ay gumimbal ang balitang natapos na ang laban ng isa ring veteran ang aktres at primera contravida na si Cherry Hill sa kanyang sakit na endometrial cancer habang ito ay nasa New York City, siya ay edad 59 naman ang bawian ng buhay. Si Don Pepot o Ernesto Fajardo sa tunay na buhay ay sumakabilang buhay noong January 18 sa edad na 88 taong gulang dahil sa pneumonia. Siya ay nagsimula sa kanyang acting career noon pang 1964 at naging bahagi pa ng pelikulang Si Agimat, Si Enteng Kabisote at Si Ako, na official entry sa Metro Manila Film Festival noong 2012. Ilang araw naman makalipas ang pagpanaw ni Don Pepot, ika-1 ng Pebrero naman ang mabalitaan ang pagpanaw ng veteran at award-winning actress na si Rose Tique Carpio, siya naman ay 91 taong gulang na hindi naman naihayag kung ano ang sanhi ng kanyang pagkamatay. Si Carpio ay naging bahagi ng napakaraming pelikula, tumanggap din siya ng Lifetime Achievement Award mula sa iba't ibang award-giving bodies dahil sa kanyang kontribusyon sa naturang industriya. Maliban sa pagpanaw ni Don Pepot, dalawang komedyante pa ang namaalam ngayong taon, ito ay sina Philip Lazaro at Caloy Alde, ika-22 ng Hulyo nang maibalita na pumanaw na ang komedyan na si Carlos, Caloy, Alde dahil sa massive heart attack at ika-11 ng Hulyo naman dahil sa multiple organ failure ang ikinamatay ng veteranong komedian at direktor na si Philip Lazaro. Ang sikat na makeup artist, stylist at fashion designer na si Fanny Serrano ay isa rin sa mga kilalang personalidad na namaalam ngayong 2022, ito ay matapos na bawian siya ng buhay noong ika-10 ng Mayo sa edad na 74 taong gulang, ang anak nitong si Martin Miranda ang nag-anunsyo sa pagpanaw nito. Bago nga matapos ang taong ito ay hindi na rin umabot ng Pasko ang singer na si Jovette Boldevino, pumanaw ito ngayong Biyernes, December 9, 2022, kamakailan lang ay naiulat na isinugod sa isang ospital sa Batangas City ang 29 na taong gulang na singer matapos umanong sumama ang pakiramdam nito. Base sa kwento ng pamilya ni Jovette, na ibinahagi ng talent handler na si Jerry Tellen, aneurysm ang ikinamatay ng kilalang singer. Ito ay ilan lamang sa marami pang mga personalidad sa iba't ibang larangan, na sumakabilang buhay ngayong taon 2022, na tiyak aalalahanin ng mga kaibigan, pamilya at taga-suporta, dalangin natin na ang kanilang mga alaala at kontribusyon sa kani-kanilang larangan ay magsilbing inspirasyon sa mga taong nangangarap na maabot ang katulad na kasikatan na kanilang nakamit nang sila ay nabubuhay pa.